Good evening. It's a beautiful Saturday night. Hello, señor, whether you're watching this live or on replay, welcome to Live Life to the Fullest. It's already February, okay? First week of February. Kaya exciting, no? This is your weekly dose of inspiration, challenging oneself to be intentional. I invite you every Saturday night at 9 p.m. as I share my reflections for the day in the hope that I get to inspire and empower you to live life to the fullest. Why am I doing this? Because for the past 3 years that I've been doing this online show, I saw the benefit of living intentionally. Everything that I do is actually aligned to my purpose, passions, and core values. And also, I want to benefit from it. Episode 428 of Live Life to the Fullest. Our topic for tonight is Plan with Purpose. We do have actually a special guest with us. Our guest is the creator of the Plan with Purpose 90-Day Planner designed to empower women to live a purposeful life. She's also current Vice President for Public Relations of President's Toast Masters Club. That's my home club. And she is married to March Nacino, actually our president in that club, for over a year now. Friends, help me welcome here at Live Life to the Fullest, a good friend of mine, person who really is manifesting, how should I say this, with a giver's heart. So let's all welcome Mrs. Donna Araneta Nacino. Hi, hey. Donna! Hi, Janice. Thank you so much for having me tonight. Grabe, ang galing. 428 episode na. Wow. O, diba? Yan, pakita natin ang ticker natin. Yan, thank you. Batiin mo naman ang mga nanonood sa atin ngayon. Baka may mga hakot guys ka dito. Oo nga. So, hello. Good evening, everyone. Sa mga supportive friends ko dyan, feel free to say hi in the comments. Ayan. Ayan, nandiyan na si supportive husband. Thank ayan. You. Speaking of your husband, yan. Sige, kamustahin muna kita before we proceed to our topic for tonight. Kamusta ang buhay, Mrs.? Yan. 1 year, kaka-celebrate nyo lang ng first year anniversary mo. So, what are the things that you have been discovering about yourself and the marriage itself? Yan. Kwentuhan mo kami. Siyempre, masaya. So, ngayon, madaming, kumbaga madaming nag-grow din sa akin as a woman, as a person. Ayan. So, unang-una sa lahat, natuto ako ngayon magluto. Kasi before, as in, hindi talaga. So dati, yung before kami ikasal ni March, so sabi ko, abutin na lang marunong magluto si March. Kasi yun nga inisip ko. So syempre, personality ni March. And then, at the same time, becoming routine. So, ang maganda doon, pareho kaming nag-grow. Kaming personality, nag-a-adapt din. So, tsaka maganda dun kasi ngayon, may kasama ka na at yung goals mo. Kasi nag-align mo sa pareho. Sharing kami ng so, nakatuwa pag na-align mo kami. Yung plans ko sa mas masarap yung feeling na may kasama na ina-achieve mo yung goals. So far. Wow, ang ganda nun, no? So actually, I've been seeing the post of Donna. Ikaw yata yung mas nagpo-post rather than si March, eh, na nag-workout kayo together. So nakakatuwa, nakaka-inspire yun. Actually, that's also one of my dreams na makapag-workout kami together ng husband ko. Kasi ginawa lang namin yan nung bago kami ikasal. Pero after that, parang nakalimutan na mag-workout together. Parang ako na lang yung nag-workout. But it's very important na meron kayong as a couple na ginagawa together. No? Because
it's more fun if you have your husband to be with you on your journey for whatever goal or purpose you want. And mas dun yung actually nakikilala yung bawat isa. Diba? You get to know more about each other. Dun na rin lumalabas ang mga, how should I say it, yung mga minsan yung habits or yung mga hindi mo pala didiscover sa partner mo. Ayan, sabi nga naman ni March Casita naman talaga, sabi niya, hi, beautiful. Yan. Tapos, hi din kay Marla. Okay, Obispo. Yan, nag-hi siya. And then, yan, beautiful sis Donna, sabi nga niya. And, ayan, okay, nagbabatian silang dalawa sa ating show. Ayan, sige. So, being a wife, sabi mo nga, you've been doing a lot of changes in yourself. Ang gusto ko lang din malaman, what remains yung hindi nababago sa'yo? Nung nag-asawa ka, may mga ilang adjustments kang ginawa. Pero ano yung mga bagay na nasa sa'yo na hindi mo binago kahit na may asawa ka na? Okay, so syempre number one, yung prayer time. Ayan. So, syempre andun talaga eh. Lalo na nung na-broken-hearted ako noon. Mas lalong umano yung relationship ko kay Lord eh. Mas naging connected ako sa Kanya, ganyan. So, number one, syempre yun, yung prayer time. Tapos, ando pa rin yung love ko pa rin sa family ko. I mean, grateful ako si March, ganun din siya sa ka-supportive sa, yun, I mean, sa love ko sa family ko, sa parents ko, ganun din naman sa kila papa, sa parents ni Marshall. Na-appreciate ko kung paano niya ako sinusuportahan sa mga time na kailangan ko gusto ko magbigay ng time sa family ko. So, nandiyan siya to support me. Tapos, number three naman, yung sa women empowerment pa din na gustong-gusto ko, which is right now, natutuwa ako. Yung dahil dito sa planner, na-figure out din ni March. Sabi niya, ang galing mo. Nagsi-circle, ano na ngayon yung ano na talagang gawin. Kasi naaalam, parang gano'n niya nakita na sinusuportahan niya ako doon. So, yun, I think yun yung three na mag-share ko na nag-share pa din sa akin. Na I'm grateful. Na I'm grateful. Yes. Oo. No, just like to highlight yung mga sinabi ni Donna na it's important that as a married woman, we learn how to take care of yourself, to yung mga bagay na dati mo ginagawa nung single ka, eh dapat pinapatuloy mo pa rin, no? Especially if this is something that will be helpful sa relationship niyo rin mag-asawa. Ayan. I just recall nung time na, yun nga yung sinasabi ni Donna na may heartbreak siya noon. And I remember I invited her to one of my workshops, which is called the Relationship Goals Workshop. Nung time na yun, siya palang mag-isa yung nag-ano. And I'm very thankful kasi Donna has been so supportive of my initiatives. In fact, nung time na yun, I was just starting out with that workshop. And trying it out, just doing it, ano ba yung what works. And she was very kind enough to give some suggestions and some inputs para ma-improve yung program. And then months after, si March naman yung nag-join dun sa workshop na yun. And I was so surprised that after how many months after that, nalaba ko na lang that you're back together and ano na kayo, di ba? Natuloy yung relationship nyo and it led to marriage. So, I'm very happy. So, yan. Actually, konting ano na rin, no? So, I've been praying about it if I should run again this program because last na nirun ko to, I think, is in 2021. Yon. So, if you guys would be interested to have this, no? So, this program, Relationship Goals webinar, is, I think, 1 hour na lang siya. Ni-reduce ko na lang siya to a 1 hour program wherein I get to help single people find their one true love. Yan. So, hopefully that if you're interested about that, just message me and let's see ano yung schedule na pwede natin gawin. Okay. So, let's talk about your project, Donna. You've created a planner. How long ba yung dream na to na
magkaroon ka ng isang planner na ikaw mismo ang gumawa? Is this something na naisip mo na way before pa? What pushed you to really do this? Sino yung naging inspiration mo behind this? Yun, kwentuhan mo kami. Sige. So, okay naman ako? Or wala? Yes, I can hear you. Yeah, sige, kasi parang nag-feedback ako kanina. Okay, so, nag-feedback talaga ako. Yung quick background, super mahilig talaga ako mag-collect ng planners. As in, yearly, nagko-collect ako iba't ibang type of planners. Nandyan yung pupunta ako sa coffee shop. Yung alam naman natin nga, nagko-complete ng mga stickers. Ayan. So, pumasok siya sa akin na yung idea na gusto ko mag-create ng planner. Hindi ko lang ma-recall if 2 or 3 years ago. Pero natatandaan ko sa isang na isang vision board workshop or goal setting workshop, nabanggit ko yung planner eh. Gusto ko siya mag-create. And then, parang na-back burner ko na siya. Okay, nandoon siya. Tapos siguro ang dami ng goals, ang dami ng gustong i-achieve hanggang sa for a while. And then, meron akong tatlong notebooks. Pag samasamahin ko yung nag-work ng ako. Kasi hindi siya ka-inisa lang. Baba, ito, okay to, ito. So, ang ginawa ko, pag samasamahin ko kaya. So, meron niya. And then, hold lang yung idea na yun. Tapos, kailan ba ulit? Meron nabili ng planner. Na-inspire din ako sa kanya. Ang galing kasi nakahati siya in 30 days. Hindi biglaan na one year. By month. Sabi ko, parang mas okay nga yung ganito na hindi ka ma-overwhelm. Nang wala itong effort. Tapos yung 36 and 90. Sabi ko, parang gusto ko yung gantong. So, kapag long story short, nag-start ako mag-create na via Canva, syempre. Kung ano rin nag-work sa akin, Yung first day is parang nag-feedback. Pero sana okay lang ba? Nag-feel ko kasi maririnig ko, nag-feedback. Wala naman. Okay naman. Oo. Sige. Parang ako lang siguro. So, yun. So, fast forward, na-create ko siya. Tapos, pinaray ko siya muna na naka-print. And then, ang journey ko pa dyan, yung mga nakita ko na do it yourself kung paano ka mag-craft ng planner, yung ipapuncher mo siya. Bumili ako ng puncher, bumili ako ng all. Talagang sinubukan ko siyang i-compile. Siguro, nakailang revision ako ng ganun. Hindi ko ma-perfect-perfect yung tamang punch, yung tamang lahat. Pero, ginagawa ko siya. I mean, sinusundan ko yung layout ko na yun, kung ano ginawa. Kasi, nag-work siya sa akin. Pero, gusto ko kasi talaga yung vibe na planner ta talaga. As in, notebook siya. So, yung kasi, ang hirap nung naka-clipboard lang ako noon. Tapos, basta naka-clips lang. Parang gusto ko kasi ma-feel na notebook talaga siya. Pero, ginagawa ko siya. So, ginawa ko, nag-try ako. Nag-harap ako ng printing shop, nag-harap ako ng supplier and all. So, nag-try ako magpa-print. Tapos,
sabi na napansin ko yung nag-iiba yung kulay, iba yung texture ng papel, bumabakat sa likod. Alam mo yon, sabi ko mayroon talaga akong hinahanap, so nag-research ako, naghanap ako ng supplier. Medyo na discourage ako kasi ang mahal. Yung iba kailangan 1000 copies, kung gusto mo ng isang copy, 1,000, 1,500 isang kopya. Para sabi ko, ay wala na, parang sabi ko noon kay Mark, siguro hindi pa time na, siguro magpapunta na lang ako na mag-print. Kumbagay, i-print ko siya, i-compile ko na lang siya, gagawin ko na lang siya. At least nasa isang ano na siya. Natuwa ako na nasa isang pad ko na lang siya. Imbis na tatlo. Kumbaga, yung mga gusto ko, nandoon na sa isang papel. Doon na ako na-edit every day. So, nung ano na, nung di na wala siya, sabi ko, sige, sabi ko kay Marsh, baka kailangan ko muna ng funds, kailangan ko muna ng ganito para makapag-produce ako. Siguro next year yan, baka 2 years ano pa from now. So parang sabi ko, gusto ko pa din siya. Nilagay ko siya actually sa vision board na naman. gusto ko siyang mangyari, pero parang hindi, last year to, hindi na ako ganun ka, ano na, tawag dito, wag na ngayon, kasi ang target ko last year eh. Talagang yun yung goal ko. Ito pa pala, quick backstory. Yung friend ni March na sa isang organization, pumunta kasi dito nun sa amin, sa bahay. Nag-lunch kami. And then, nag-goal setting kami. Parang nag-share kami, ano mga goals mo for this year na gusto mong i-achieve before this year ends. Nabanggit ko yung planner doon. So, tapos, shinare nga sa akin nila kung ano yung pwedeng gawing action steps para ma-achieve yon. So, ginawa namin yun ni March. May Excel sheet kami. Yun talaga yung priority ko. Tapos, yun nga, yung dumating ako sa time na na-discourage na ako, sabi ko, ay, mahal pala. Ay, ganito pala. So, sabi ko, sige, baka hindi pa time. So, pag-give up na ako, ganyan. So, number two na learning ko, shinare ko kasi yung friend ko. Sa closest friend ko na yung nagpunta rin sila dito, nagdano kami, uy, anong plans niya before mag-year? Tapos pinakita ko yung planner, nakita niya pa yun na yung sulat, yung talagang pinag-compile ko na print. Sabi ko lang mo, dream ko someday ma-print talaga siya na maging okay siya, ganyan. Na-share ko sa kanya. Yung friend ko na yon, may isang nakitang group sa Facebook na naalala niya yung planner ko. So, tingin niya, sis, naalala kita, naalala ko yung planner mo. Yung pumunta ako doon sa group na yon, may mga nagpo-post na nagaan ng planner. Tapos doon ulit nabuhay yung dream ko last year. Sabi ko, uy, baka pwede pa. So, doon ako nakahanap ng someone na makakatulong sa akin na i-print. Yung ma-print lang siya na tama, na naka-note style. So, fast forward, pinatry ko, nagpa-print ako. Okay yung papel, okay yung cover, nagustuhan ko. Yung ginawa ko, binago ko yung layout na mas feminine ang vibe. Kasi ano lang yun sa akin eh, parang gusto ko lang makita kung may itsura ng output. So fast forward, binago ko ulit yung layout, inayos ko yung feminine vibe na gusto ko. Yung print ko, na-print na siya nung January. Pag uwi ko dito, kasi gala sa Isabela kami dumating yung planner, nag-unbox ako. Fast forward, yung nag-unbox ako, may nagka-interest, doon nag-start itong ano ko, production ng planner ko. Sabi ko, uy, nagka-interest. Sabi ko, i-ano ko ba to? I-share ko, i-ano ko ba na ibenta? So yun, fast forward, ito na siya. Ngayon, yun nga, yun na. Ito na yun. Wow! Okay. Wow! So, actually, dreams can really come true. No? Nag-umpisa siya sa isang pangarap. And then, naging intentional ka na sabi mo, someday, you'll have this planner. And then, you found ways. You attracted the resources, no? And ang na-pick up ko rin dun sa story na shinare mo is you shared it to people na alam mong susuportahan ka sa dream mo. Diba? And so that's very important, eh. Kasi minsan, may mga ibang tao na dream ko lang to. Ayaw ko muna i-share hanggat hindi pa sigurado at hindi pa, di ba? No, parang I'll just keep it a secret. Pero importante din pala na share din natin yung mga dreams natin sa mga tao na alam natin very supportive sa atin at will really find ways para matulungan tayo at mag-add value sila sa atin. So, ang ganda. Okay, no? So, yan. Bago tayo tumuloy dun sa kwento-kwento na rin, no? Batiin muna natin si Liza Rafa. Yan, sabi niya, congrats on your own planner. Planner collector here. Ayan. Yes. So, Donna, what makes this planner different from all the planners? Yes, we alam natin, may mga high-end na planner, merong mga yung nabibili natin sa mga bookstore and even online shops. What makes it different? Nakwento mo na yung story behind that at yung struggles and
pains mo in coming up with this planner? Ano ba yung kakaiba dito sa planner mo? Yeah, thank you. So, isa pa pala dun sa backstory ko. Gusto ko kasi ma-figure out yung one thing ko. Kasi ang dami-dami ko rin gustong gawin sa buhay. Parang gusto ko to, ganyan. So, ang prayer ko din nun is ma-figure out ko yung one thing ko. So, itong planner kasi naka-focus siya dun sa one thing mo na gusto mong magawa. Na kung ang dinesign ko siya na kung saan, sa dami nating gustong gawin, kaya this year, madami kang goals. Ano doon yung gusto mo munang ma-achieve? Tapos, kung ma-figure out mo siya, mag-focus lang tayo doon every day. Kasi yung planner, dinesign ko siya na every day, may gagawin ka para ma-achieve mo yung one thing mo na yon. So, yun yung, ano siya, talagang focus siya. Tapos, 90 days lang siya, kasi nga, na-inspire nga ako dun sa, ano, 90 days lang siya na you can, na hindi ko siya nilagyan ng date. So, anytime na makuha mo yung planner, kung kailan mo gusto na mag-start yung journey mo ng 90 days, you can start. Basta naka, ano siya, ng 90 days. So, yun siya na you can start. Kumbaga, for me, yun. Para feeling ko hindi ako ma-overwhelmed for the whole year. natapos sa first quarter, natapos sa yung second quarter. Para pag tinignan ko lang siya ng 90 days, okay, 90 days, ito lang yung focus ko. Ito yung gagawin ko. So, kung anong-ano man, ito yung journey ko. So, pag natapos ko to, edi good. Is edi next ako dun. Next 90 days, ano yung next dun? So, dun ko, ganun ko siya dinesign. And, syempre, nandun pa rin yung may affirmations and all. And nag-start din ako na may assessment pa rin tayo. Nandun pa rin naman yung may yearly plans ka. Pero naka-focus talaga for 90 days dun sa one thing mo na gustong ma-achieve. Kumbaga, inano ko siya na may ma-achieve ka na isang goal out of many goals na meron ka this year. So yun lang yun. Yun yung parang sa akin. Wow, yes. Yun na yung goal. Ang ganda nun. Yeah, it's very important. Sino ba yung mentor na nga nagsabi, I think one of the mentors din ko na sinasabi that what you focus on grows, right? Hmm. I think Tony Robbins yata din yun, yeah. You know, na before it expands. Hmm. No? So kapag ka nakafocus ka sa isang goal mo, talagang ma-attract mo naman yung mga resources na kailangan mo and mas ano ka, deliberate ka in terms of the actions that you will do. Exactly. And ang ganda doon sa planner ni Donna na kinakwento niya, undated. So whenever you are ready na to buy her planner, ayun, doon ka na mag-uumpisa. And hindi siya overwhelming because 90 days lang yung planner niya. So ako nga, may mga kilala ko, bumibili ng planner tapos sa first month lang yung nasusulatan yung planner. ganyan din ako noon eh. Yun, minsan dati. Bumibili ako ng planner tapos mga sipag-sipagan lang ako on the first few months. And after that, wala na. So, ganda, no? Kasi this planner will allow you to focus on one thing and it will keep you on track dun sa gusto mo talagang mangyari. Ayan. Yes. Kung may mga tanong kayo ngayon kay Donna with regards to that planner, feel free to put it in the comment section so that we can ask Donna live. Yeah. Also, na-curious naman ako, Donna, what's your one thing? Siyempre, ang one thing ko, na-curious ka sa one thing ko. E di, siyempre, ang one thing ko talaga, ang one thing ko sa ngayon, itong planner ko. So, since na nag-give birth na ako sa kanya, ang ano ko kasi ngayon dito is, ma-launch siya officially. Pero if to answer your question, ang pinaka one thing ko talaga ngayon is yung about my purpose. As in, yung, alam mo yun, nung, yung tipo na, ano, kasi yung nasa stage ako nung single ako, sabi ko, Lord, gusto ko ma-heal nung na-brokenhearted ako. Gusto ko ma-heal, gusto ko maging okay as a woman. Gusto ko na magawa ko kung anong gusto ko. Gusto ko, alam ko kung anong gusto ko. Yung parang magawa ko, maging feeling ko na confident ako, na alam ko. So, every season, parang feeling ko nag-iiba siya eh. So, yung naging, yun na, married na ako. Siyempre, yung ano ko doon is, yung pagiging wife ko, yung, kumbaga, as a woman, kung paano ko naman masusupport yung husband ko, kung paano naman ako magiging mas mabuting asawa, ganyan. So, parang nag-iiba siya eh. Tapos, syempre, eventually, if God permits, pagka nagka-family, syempre, as a mom naman, as a wife, kaya, so, every day, ang ano ko doon is,
I pray na kung ano yung will ni Lord sa akin, kung ano yung gusto niya sa akin, marinig ko siya, na magawa ko siya, na ma-express ko siya, na tama yung action ko everyday. Alam mo yun na, in a way na, kung ano yung binigay niya sa akin gifts, na strength, na, or mga skills na binigay niya na kung saan ako, ano, magamit ko siya ng todo para yung feeling na, ano na, okay Lord, this is my way of serving you, of glorifying you, na I'm happy na pagka nagawa ko to, feeling ko, alam mo yun na nakapagpasalamat ako sa kanya dahil sa dami ng blessings na binibigay niya, sa mga answered prayers, kung paano rin siya nandyan sa akin through moment nung, ano, nung nasaktan, lalo na yung nasaktan ako, yung moment talaga na down, naramdaman ko siya doon eh. So parang this is my way, parang everyday gusto ko purpose, ano ngayon, gusto my way of saying thank you Lord for reviving me, thank you Lord for parang inano niya ako na inano niya ako ulit, binango niya ako ulit. So purpose, parang yun yung pinaka sinesearch ko pa rin naman hanggang ngayon, kasi ewan ko, nag-iiba siya eh. Feeling ko, or nahihirapan talaga ako siyang ma-figure out. Kaya sabi ko, ano ba talaga? Parang everyday, okay Lord, anong gusto mo sa akin for today? How can I serve you? Dun sa mga makakausap ko, sa mga ka-text, sa mga ka-chat ko. So, yun. Kaya plan with purpose. Kasi ako ba rin everyday eh, seeking pa din ako everyday. Okay, Lord, anong natin ngayon for today? Pagka magandang nangyari, anong tinuturo niya sa akin? So, paano ako magre-react dito? I mean, mga ganun. So, siguro yun, to answer your question na mas deep, kasi hanggang ngayon, purpose pa din. So, siguro yun. Dumating ako, pero ngayon, sobrang happy ako kasi nafe-feel ko siya eh. Nafe-feel ko siya na yung nag-give birth ako dito, feel ko siya na ito yun eh. Ito na, ito siya. So, gusto ko pang mag-continue. So, anong next? So, ayun. Yeah. Actually, thank you, Donna, for sharing that, no? So, I can totally understand what you're feeling. Yung high feeling na from yung kinoconceptualize mo lang dito, tapos biglang nakita mo na siya sa kamay mo, nahawak-hawak mo na siya. It's also what I went through when I was publishing my first ever book, yung Couple Power, na parang dito lang siya noon, ito yung concept na gusto ko. May mga plano ako for the book, hindi natuloy, pero iba yung naging kinalabasan. Pero nevertheless, I was so grateful. And parang, when you're given that kind of gift, you cannot afford to keep it to yourself. Mm-hmm. Diba? Kasi parang, it's so selfish of you to just say na, nakapag-publish na ako ng book, and that's it. But yung task mo of spreading the good news is far more greater. So, ando na yung challenge ng how do you market your planner, how do you bring it to the people who need it, no? So my next question to you, Donna, is who is this planner for? Sino ba yung intended mo na tao na makareceive nitong planner at makagamit nitong planner na to? Okay, so first, syempre woman, kasi I mean ayun din talaga ano ko. Then number two, siguro nanggagaling ako doon sa yung dati na ako na ang daming gustong i-achieve, tapos feeling ko wala ako na-achieve. So yun, yung feeling na at least ito yung gusto ko eh. Siguro if ganun na minsan na overwhelm tayo sa mga, ako kasi pala, ako I speak for myself before, na ako na overwhelm ako nun. So baka may nakakaranas din nun sa dami ng ginagawa, sa daming gustong mangyari, na feeling na ano na okay, wala na, ito matatapos na lang, kaya matatapos ng January, hindi pa rin ako nakakaano nang nangyari, parang bigla na lang na ganun. So yun yung siguro para sa din sa mga specifically women, and if pwedeng single, pwedeng mom, kasi natutuwa nga ako eh na mom na nag-message, alam mo yung story nga na wala siyang plan for this year. Pero yung na-receive na yung planner ko, nag-speak sa kanya si Lord. Kasi nga, na-overwhelm siya as a wife, as a mom, na parang inisip niya, okay, wala na akong plan for this year. Pero yung natutuwa ako, yung na-receive ko yung message niya na, yung na-receive niya yung planner,
nagkaplano siya. Meron palang gusto. Ang nangyari is, hindi niya pala natanong si Lord kung ano yung plano sa kanya. So parang nag-ano lang siya na, okay, parang ang focus niya na lang is for her child and then yung sa maging wife. And then, yun nga, as nag-ano siya, nag-reflection sa plan, nag-start siya, nag-speak sa kanya si Lord na, oh, ito pala, meron palang gustong gawin si Lord din na gawin ko. Na yun. So yun, na siguro yun, number two for someone. Basta ang pinaka ano doon is, for me, if meron kang gustong ma-achieve this year, na gusto mo siyang ma-achieve, na minsan kung ano ka, kung ang dami-dami mong iniisip, pero gusto mong may mangyari sa, may gusto mong ma-achieve siya or gusto mong mangyari siya, I really pray and ako kasi dinisign ko siya doon na mangyari siya, na magawa mo siya, na makagawa ka ng bagay papunta doon every day, na ma-achieve mo siya. So, yun. I think yun. Yun. Yung mga, kasi yun eh. Yun yung why ko nun eh. Yun. Ang ganda, di ba? So, definitely guys, hindi to pwede sa panlalaki, hindi to pwede sa mga muna. Guys. Ito muna, yes. Dahil ang planner na to ay pang babae lang po. Kasi, unless gusto niya time niyo ng pink na planner. Unless kumakita niyo siya at nag-work din sa inyo yung daily na wala kayong pakialam sa ano, okay naman. Pero, yun, I think yata kasi parang based sa research mo siguro, then mostly naman talaga na nagpa-planner, mga kababaihan, mga women, no? Alam mo lang masyado sa guys yata. Ako alam na nagpa-planner. Yung asawa mo ba si March nagpa-planner? Ang maganda sa kanya, nagpa-plot siya na activities niya. Ah, okay. So dapat siya nagawari na sarili yung planner. Pero ay, magkakaroon kami ng his version. Pero oh, ano, diba? Kasi yun nga din, parang oh, his version. So, well, isa ayan, pa nga, his and her version, ganyan. Oo, oh, maganda yun. Oh. Diba? Meron na nga ako naisip, mamaya ikukwento ko na lang, off-air na lang. Ayan. So, ang ganda, no? Kasi, for those who are listening to us right now, if you feel that you're overwhelmed, you have no plans or no dreams for the year, but you, parang gusto nyong ma-inspire kayo, no? So, yan. Why not take advantage of this planner of Donna because it will allow you to have that kind of clarity. So, ano mong ma-advise mo, Donna, sa mga nagpa-planner? Like ikaw, for yourself, what's your best practice when it comes to doing the planner? Is it on a daily basis, di ba? What time of the day ka naggagawa? Is it in the morning, in the evening? Yeah. Okay. So, first tip, kailangan mo talaga siyang isulat sa papel. So, sobrang dami mong iniisip, magsulat ka lang sa papel. So, kung anong, ako kasi ngayon nag-work sa akin the night before, parang, or ipa-plot siya. May times na, parang kasing pag gumising ka sa umaga, parang kunyari, katulad nito, kagabi, alam ko, may 9 p.m. ako. So, kagabi, nilista ko na siya. Ngayon, pag gumising ko sa umaga at may maalala ko, at least madadagdag ko na siya. Kasi pagka nakaschedule, magagawa mo siya eh. Pero pag hindi mo siya sinulat, hindi mo siya na-schedule, hindi mo siya magagawa. So, number, siguro yun, schedule a time to plan talaga. I mean, yun yung kahit anong planner siguro kayo na ano yun. Basta schedule a time na magpa-plano ka. Kasi pagka naisulat mo siya sa papel, parang commitment mo na rin yun sa sarili mo na ito yung gagawin mo. Or parang documented na, okay, ito yung gagawin ko. Mare-remind ka. So, for me yun. Well, sa akin ngayon, nag-work the night para pag-gising ko sa umaga, ma-ano ko na siya. Uy, ito pala mangyari sa night for the day. Or pwede naman sa umaga, pag-gising, kung anong mangyari, kung anong plan. So, yun. Yun, schedule a time. Yeah. At saka yun, put things on paper. Tama, okay. Pag gusto isulat mo siya, magsulat, I mean, pag andito lang kasi, hindi natin siya ma-execute eh. Kahit ano yan, basta isulat mo siya, magkakaroon ka ng way to do it eh. I mean, kumbaga open yun sa'yo, parang opportunity for you to do that one thing, kung ano man yung sinulat mo. So, yes. Ayun. Ayan. Also, I also do that, no? Especially if I have that feeling of anxious ako. Mm-hmm. Parang ang dami kong gustong gawin.
And then, gusto mo na matulog, pero di ka pa rin makatulog kasi dahil sobrang So actually, I advise this also to my mentees, to my coaches, that you write them down. Para ang tawag doon, brain dump. So you have to write everything that bothers you. Encourage talaga yung journaling. You write whatever it is in your mind, in your heart, so that it will para ma-unload. No? Yes. Especially negative emotions, negative thinking, kailangan mo siya i-brain. Kasi if not, it will take space. It will take space up some mass, no? Yes. So that's very helpful. That's one of also my best practices so far that really helps me. Ayan. Yes, yes. Meron pa ba nag-comment dito? Ayan. O sabi niya, parang gusto ko na rin gawin ang plan with purpose. Dahil din yung planner. Why not? Diba? Ayan, nanonood din pala si one of our members in BNI Star, si Vanessa Venerable. Ayan. So, aking friend na rin, sister. Ayan. So, I think we've discussed precisely yung ins and outs of this planner. So, I'd like to give this opportunity to you, Donna, to invite our viewers to get a copy of your planner and ano ba yung pwede nilang i-look forward pa sa'yo since that you plan to launch this, no? Have a launching for your planner. So, go ahead. Thank you. So, ayun, if you're interested na dun sa aking planner, feel free to reach out sa akin. Mag-message lang kayo via Facebook or pwede rin sa Instagram. So, sa ngayon, nasa soft launch pa ako. And so, you can avail it at a more discounted rate. So, ayan. So, nasa soft launch pa ako. And then, yun, feel free to reach out. And then, if you have question then about my planner, ayan, pwede kayong mag-message sa akin. And looking forward, so yun, nag-start na pala ako mag-create ng page. So, ng page ko, kaka-start ko lang. And then, sa ngayon, ang ginawa ko kasi sa lahat ng mga nag-buy ng planner, gumawa ko ng Facebook group. Para din, meron akong, kumbaga, for accountability, to support them, to ask questions and all. So, gumawa ko ng group for sa mga, syempre yung mga gusto na ganun pa rin, accountability, may accountability group. Kasi yung iba gusto nila to do it on their own eh. Parang okay na sila na kanilang pace. Pero if you're open then to accountability, gumawa ko ng group para doon, na exclusive sa mga... Ayun, lalo sa mga first hands na nagbigay nung nabumili ng planner ko. So far yon. And look forward, I'm planning pala na magkaroon ng marami kasi akong mga nakamusta. Oh, kamusta na? Nakapag-start ka na sa planner? Hindi pa. Gusto na yung naano daw sila dahil na yung magsulat. Alam mo yun. So, I'm grateful kasi maganda yung planner. Parang gusto sila. So, I'm thinking na magkaroon ng isang session na sabay-sabay kami mag-goal setting kami to answer nung planner. So, sabi ko nga, kailangan kasi nung mag-schedule eh. So, yun, yung time na yun. So, sa mga mag-i-start, kumbaga, sa mga iba, may nag-start na sila, pero sa mga hindi pa. So, yun, parang yun yung way ko of, ano pa rin, to help them para din makapag-start dun sa goal nila. So, yun, mag-schedule ako ng sa amin sa group. Yun yung mga privilege so far ngayon ng mga nagbabay, nagsusupport dun sa planner ko. So, yun yung mabibigay kong way of supporting them pa. Ayun. We can probably put in the link, Donna, also in the comment section, yung kung saan sila pwede mag-order. How much is one planner? How much it? Yes. Since nasa soft launch pa ako, so ngayon, yung planner ko is 850 pesos and then plus shipping. Ayan. Plus shipping. Plus shipping. So, you're just shipping within the Philippines pa lang. Hindi ka pa Philippines. Yes, no. Philippines pa lang tayo. Okay. So, wala siyang digital copy? Kasi ito, design pa talaga siya. Yeah. Okay. Sige. Ayan. So, guys, get a copy of the planner of Donna. Yan. Pakita mo naman, Donna, sa ating viewers yung iyong planner. Hindi mo yata napakita kanina. Ayan. So, this is the 90-day
Plan Your Purpose. Tama, no? The title is Plan Your Purpose. Plan with Purpose. 90-day planner. And this allows you to yan, focus on one thing. Yan. So, yung kanyang planner. Ang cute! Yan. And yeah, just get in touch with Donna for this if you want to avail this. No, of course, kung plano niyo siguro kumuha ng ano, ng marami-rami para sa mga friends and families ninyo, baka merong group rate din or special rate si Donna na pwede ibigay. Actually, na-appreciate ko nga, may isang nag-order, 4 ang in-order niya kasi gift niya sa friends niya. Tapos yung isa nag-buy gift niya dahil nung Valentine's Day. So, ladies, yun, natuwa ako. Yun yung gift niya, sarili niya. It's a beautiful Valentine's gift, no? Mm-hmm. Aside from giving flowers to your loved one, yan. Bigyan nyo na lang ng planner. Flowers kasi it's something na nakakasaya sa puso, pero at least with the planner it allows you to have more intention, be more intentional sa mga goals and dreams ninyo. Ano sabi ni March, free shipping ba siya o hindi? Plus pa. Plus shipping. Ayan. Okay, so thank you once again, Donna, for sharing your time with us and of course, sharing with us your newest project, passion project, which is your planner. I hope that this project of yours will bless more people, more women, and look forward niyo po yung mga plans ni Donna for her planner that so that she'll be able to reach out to more people. Yeah. Thank you very much, Donna. God bless. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Ayan. Okay. There you have it, friends. You have witnessed the special project of Donna. And to those who are interested, please message her. Or she will also post in the link to get a copy of this special planner. So what's something that I want to leave with you guys is... nothing happens by accident. Everything happens for a reason. And probably the reason why we are listening to Donna about this project of hers is this is a time for you to make your dreams happen. And dreams don't happen overnight. They are to be worked on. They are to be shared to other people because they are meant to bless others, because ultimately we need to live life to the fullest by not just only living for ourselves, but we also live for others. God bless everyone. Good night. Stay safe and healthy. And I will see you again next week. Bye-bye.